Narito ang mainit na balitang tumatak ngayong Linggo sa Philippine Sports. Opisyal nang sasabak sa Paris Olympics ang Filipina-Ivorian fencer na si Maxime Esteban. Nasungkit ng 8-time Philippine National Champion ang tanging African single spot para sa women's foil. Matapos ang kanyang 83rd place finish sa 2024 Absolute Fencing Gear FIE Foil Grand Prix noong Biyernes, nakakolekta si Esteban ng sapat na ranking points para manatili sa unang pwesto ng qualifying race sa rehiyon. Sa isang Facebook post, nagpasalamat si Esteban sa Diyos at sa lahat ng mga tumulong sa kanya para makamit ang pangarap niyang makapaglaro sa Olympics. Bagamat ibabandera ang Ivory Coast sa Paris, inialay din Esteban ang tagumpay na ito para sa Pilipinas. Si Esteban ang kauna-unahang homegrown Filipino fencer player na nakabulsa ng pwesto sa Olympics. Hangad din ni Esteban na sana ay may mga kapwa Filipino fencer siya na makasama sa Olympics. Sa kaugnay na balita, makakatuntong na sa 2024 Paris Paralympic Games ang one-arm para taekwondo athlete na si Alain Ganapin. Ito'y kasunod ng panalo niya kontra kay Sandeep Singh Maan ng India sa Asian Paris Paralympics Qualifying Tournament na ginanap sa Tai'an, China. Tinalo ng 25-year-old athlete si Sandeep sa score na 25-13 ng men's K44 under 80 kilogram category. Dahil dito, siya na ang ikatlong Pilipinong pasok sa torneo bukod sa para swimmers na sina Early Gawilan at Angel Otong. Taong 2021 naman nang unang makwalipika si Ganapin sa Tokyo Paralympics, ngunit hindi natuloy ang pagsalang niya matapos magpositibo sa COVID-19 test. Nasungkit ng University of the Philippines Women's Volleyball Team ng UP ang kanilang 17-game losing streak nang talunin ang University of the East Lady Warriors sa loob ng apat na sets, 25-21, 25-20, 20-25, 25-17. Bago ito, March 5, 2023 pa nang huling nanalo ang Fighting Maroons. Nangyari ito noong nakaraang season kung saan Lady Warriors din ang kanilang nakatapat. Magbabalik sa eksena ng Philippine basketball ang dating PBA import na si Sean Chambers. Si Chambers ang magsisilbi bilang bagong head coach ng Far Eastern University Tamaraws sa paparating na season 87 ng UAAP. Samantala, makakatanggap naman ng bagong katungkulan ang dating mentor ng FEU na si Denok Miranda. Siya na ngayon ang bagong pangulo ng FEU basketball program. Higit kalahating taon na ang nakalipas mula nang gumawa ng kasaysayan ang Gilas Pilipinas Center na si Jack Daniel Animam bilang kauna-unahang Filipina import na napabilang sa Women's Chinese Basketball Association. Sumalang si Animam para sa Wuhan Shengfan para sa 2023-2024 season kung saan siya nakapagtala ng averages na 11.4 points, 12 rebounds at 1.4 assists. Isang linggo mula nang matapos ang kanyang unang season para sa Wuhan, ibinahagi ni Animam ang mga natutunan niya sa pagsabak sa Premier Women's Chinese Basketball League. My greatest learning experience, whatever you put your mind into, like, no one can stop you. Like, as long as you wanted it and you know you work hard for it, like, nobody can stop you. It's just you versus you. It taught me that sometimes you gotta take it upon yourself, you know? You have to really do it by yourself and at the same time, you performing at the highest level. Sa bowling, plano ng Philippine Sports Commissioner na magtayo ng bowling center sa bansa at mapalakas ang pag-iensayo ng mga Filipino bowlers na parte ng pambansang koponan. Hindi lang sa boxing, basketball at billiards nakilala ang Pilipinas sa larangan ng sports, kundi maging sa bowling ay maituturing na powerhouse ang bansa dahil na rin sa galing na ipinamalas nila Bowling Hall of Famer Olivia Bongku at Paeng Nepomuceno. Sa katatapos na 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games, binigyang diin ni PSC Commissioner Bongku na mas lalawak ang bowling sa buong bansa kung masusuportahan ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatayo ng bowling center sa mga rehiyon.
sana kahit na maliit na bowling center, maitayo nila sa bawat area, sa bawat city, para masali na naman ang bowling sa batang Pinoy at sa PNG. Kasi kung walang mga team sa mga LGU at wala silang sariling training center para makapag-practice yung mga kanilang atleta, hindi kami mapapasama sa batang Pinoy. Maaari ng ibandera ang watawat ng Pilipinas sa parating na Paris Olympics matapos na irisolba ng World Anti-Doping Agency ang kaso ng bansa kaugnay ng umano'y hindi pagsunod sa anti-doping code. Sa inilabas na pahayag ni WADA Chief Compliance Manager Emiliano Simonelli, sinabi niya na tumugon na ang Philippine National Anti-Doping Organization sa mga critical corrective actions na inihain ng WADA. Dahil dito, isinara na ng WADA ang kaso ng Pilipinas at hindi na rin ito itataas sa Court of Arbitration of Sport. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman sa WADA at sa FINADO at nangakong gagawa ng mga hakbang upang patuloy na masunod ang anti-doping code. Sa pagdiriwang ng International Women's Month, ilang atletang Pilipina ang nagtipon-tipon para sa first Women in Sports Awards na ginanap kagabi sa Rizal Memorial Coliseum. Layo ng programa na kilalanin ang husay na ipinamalas ng mga Filipina athletes na nagbandera ng watawat ng bansa sa world stage. Kinilala sina Tokyo Olympic gold medalist Heidelyn Diaz, Filipina World Pool Champion Rubelen Amit, at volleyball star Alyssa Valdez bilang Flame Awardees o ang mga atletang umukit ng pangalan at nagbigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng Pilipinong atleta. Hindi man formal na nakarating si Valdez, present naman ang mga teammates niya na sina MVP Tots Carlos at volleyball star Gemma Galanza. Itinanghal naman na Athlete of the Year ang tennis sensation na sina Alex Ayala at Filipina striker Serena Bolden. Tampok din si Bowling Hall of Famer Olivia Bongku at Filipina long jump queen Elma Muros at ang yumaong Asia's fastest woman in the 80s na si Lydia De Vega na tumanggap ng Lifetime Achievement Award. Sa kauna-unahang Women in Sports Awards, layo nito na mabigyang pagkilala ang mga natatanging atletang Pilipina. Sumasalamin din ito na hindi hadlang ang kasarian para makapagbigay karangalan sa bansa. Abangan ng iba pang mga susunod nating balitang sports sa PTV News.